Magandang araw uli mga kamangyan. Update ulit tayo sa ating tanim na ubas na nasa paso. Ayan, samahan nyo akong pasyalan ulit natin ito. Tara, tingnan natin ang itsura na ng kanyang mga bulaklak. Ayan, ayan po kanyang mga bulaklak. Anytime na ay pwede na siyang bumuka. Ayan. Mga ilang araw pa ito mga kamangyan at bubuka na. Ayan, ito mga kamangyan ay ito yung naunang bulaklak. Malapit na itong bumuka yung kanyang mga bulaklak, kaya ating protektahan naman siya para sa ulan, kasi halos gabi-gabi dito umuulan. Ayan. Ang ginagawa ko pag ganya ito, itong plastic na plastic bottle, anong plastic, ayan, gugupitan natin na siya dito sa gugupitin natin dito sa gilid hanggang dun sa kalahati, tapos ating lalagyan na medyo maliit dun sa pinakang gitna, ayan, tapos ilalagay natin siya dito. Ganyan lang yan siya mga kamangyan. Ayan. Ayan. Ganyan lang siyang ginagawa ko para hindi siya maulanan, pamprotek sa ulan. Ayan. Ayan. Medyo safe na siya kasi napakasila ng bulaklak nitong ubas. Pag nabasa ng ulan, natutuyo at nababawasan yung ibibigay niyang mga berries, kaya kailangan natin siyang protektahan. Ito yung naunang bulaklak. Ayan, lagyan natin ng plastic para protect siya sa ulan. Ayan, ganyan ang ginagawa ko mga kamangyan. Itong dalawa kasi na ito, anytime ay ano na siya, bubuka ay gabi-gabi dito sa amin inaulan. Pero itong mga ito, mga ilang araw pa ito bago natin lagyan ng plastic, hindi pa siya masyadong bumubuka. Saka ito, itong mga ito medyo matagal-tagal pa ito. Ayan. Ayan lang po mga kamangyan ang ating update dito sa ating ubas na nasa paso. Ito po yung bulaklak noong ano, yung nagbigay na 20 na bulaklak, 20 pesos na bulaklak yung binigay nitong isang puno na ito. Ito na po ang kanyang mga bulaklak. Ayan, ayan na po ang kanyang mga bulaklak. Ayan na. Thank you.
medyo ano na, mahaba na. Ayan siya, ilang araw pa ito, bubuka na rin. Haba na siya. Dito naman tayo sa isa. Update natin. Ayan na po ang kanyang mga bulaklak. Ayan na po, mga ilang days pa ito at kailangan na rin natin lagyan ng plastic para maprotektahan natin sa ulan. Napakasilang kasi niyan pag yan ay nabasa ng ulan. Ayan, ganyan ang gagawin natin mga kamang yan, oh. Lalagyan natin siya ng plastic. Ito kasi medyo malapit na itong bumuka. Kaya lagyan na natin siya ng protect. Pamprotect sa ulan. Ayan. Ayan lang po ang ating video ngayon mga kamangyan. Salamat po ulit sa inyong panonood. Sana huwag kayong magsawa sa panonood at pagsubaybay nitong ating ubas na nasa paso. Ayan. Maraming salamat po sa panonood. God bless po ulit.